Hi everyone, good morning. Welcome to my Hong Kong vlog. I am here now in Naia Terminal 3. We are currently here in the Pags Lounge. We're waiting to board. Our boarding time is 7:55 and as of now, it's 7:40. So we have about 15 minutes. I have an interesting story to tell guys. Akala ko talaga kanina, babalik na ako ng bahay. What happened was kasi in the immigration, na-detect daw nung system nila that I had a registered flight nung December. So yung immigration officer, she was like asking me, did you fly nung December? And bakit wala kang tatak? Ano nangyari? And I was having a hard time actually understanding her because medyo, number one, naka-mask siya, which is good, by the way. And then second is, ang ingay din kasi, tas ang hina ng boses niya. So I literally had to, you know, put my ears very near or almost inside ng anong parang booth just to be able to hear her. And I told her that, you know, I didn't have any flights po noong December. And then while saying that, parang napapaisip tuloy ako, ganun na ba kapagod and ganun na ba ako katravel na travel na yung kaluluwa ko nagbubuk na ng sariling ticket kung saan man. So nasa ganung level of thinking na ako. Sabi ko, hala, sino kaya nagbook for me? Sabi ko, baka sinosurprise ba ako ng jowa ko? Dapat may surprise trip kami. So, ayun. Tapos tinawag niya yung kasama niya. They both checked on yung details. And sabi nung isa, tawagin daw yung supervisor. And tapos nung time na yun, dinouble check ko yung mga tickets ko. And sabi ko kay ate, yung last flight ko po was around October for Taiwan. And sabi niya, kailangan pa po ba ng ticket? Sabi ko pala rather. Sabi niya, hindi na raw need. And then, sabi niya, ipapadouble check lang daw niya sa supervisor niya. And ako naman, parang, ala, at that time, kung ano nun yung mga naiisip ko, like, uuwi na ba ako? Pag nauwi na ako, ano yung papadala ko kay Ken? Paano na yung trip namin? So, iniisip ko, alin yung mga ipapadala ko sa kanya? Like, for example, bibigay ko na ba tong camera? Eto, pati itong Paka 3 para makapag vlog siya sa Hong Kong. So, ganun na yung mga level of thinking ko. Pero ayun, when the supervisor came, she verified naman. And then, she didn't actually ask me any questions. She just stood there and, you know, check on the system. And sabi niya, if I heard it correctly, sabi niya, i-write off daw niya para ma-update. Tapos, after a few minutes, so parang overall 10 minutes pala ako guys dun sa may immigration. So, imagine gano'ng katagal. Eh, di ba usually a minute or two max sa dun sa immigration. Pero ako parang umabot ako ng mga 10 minutes. So, ayun. Pinadaan din naman ako. Pero, just imagine, parang antagal ko dun, ang dami nakatingin sa akin. Sabi ko, hala, ano kaya nangyayari? So, ayun. Overall, for this trip, I can say na sucks lang. Surprisingly, ang bilis ng check-in sa AirAsia. Though nag-baggage trap lang kami, pero ang bilis talaga. Maybe because ang aga din ng flight namin, tapos wala pa masyadong tao. So it only like took us like 10 minutes for the baggage drop. Kasama na yung lahat guys ha. From checking in, to tax refund, to getting our tickets. Tapos, pagdating na doon sa immigration, yun. Doon na talaga tumagal. Immigration alone, yung pila, I think, it took us about 15 minutes just to get to the immigration officer. And then add additional 10 minutes for me, doon nga doon sa nangyari sa immigration. And then finally, nung nakalabas na kami, doon na sa may inspection, ang haba ulit ng pila. So that's another 15 minutes just to get, you know, our stuff checked. Pero after that, smooth naman. Siguro dumating kami overall around 6 here in Terminal 3. Tapos nakalabas kami dun sa mga parang pag-check ng mga counter around mga 7. So, ayun, we have about like 55 minutes for our next flight. Advice talaga namin is, yun nga, if you can, di ba, try to be 3 hours early before your flight para talagang may allowance ka. So, ayun, waiting na lang kami, chill lang muna kami dito sa Pags Lounge. Try ko kumain. Though I had breakfast earlier, pero sulitin natin yung time natin dito sa Pags Lounge, guys.
So ito yung pagkain niya, guys, very basic for breakfast. Though I've been hearing that talagang must try yung goto nila, so hanapin ko siya. So ayan. So very good tong Pag's Lounge just in case na hindi pa kayo nagbe-breakfast kasi ang dami mo talagang choices. And then, saan na kaya yun? So may pa ice cream pa dito, guys. Saan na kaya yun? Congee ba to? Piling ko ito yung congee. Or it's a gyudo. Uy, ang sarap, guys. Pero asan na yung ano? Asan na yung goto? Hindi ko makita yung goto. Ayun! Ito yung congee. Ito yung pinagmamalaki nila na sobrang sarap to ng congee. And then, of course, we have some drinks. Actually, meron din palang ano, may beer din. And guys, unfortunately, na-deplane kaming lahat. We were informed that the aircraft daw is deemed unflyable. Sabi ng mga cabin crew, nakakapagtaka lang kasi almost everyone has already onboarded. And talagang literal, isasarado na lang yung gate ng plane. I don't know what happened. This is the first time na experience ko siya. So we're just waiting for further advice from AirAsia. Nakakapagtaka lang kasi bakit hindi ba nila chinecheck yung mga quote-unquote engine or kung ano man yung naging reason kung bakit hindi siya din unflyable. So, ayun, hopefully hindi naman ganun ka major delay kasi syempre, I'm pretty much sure meron iba dito naka-connecting flight lang, so kawawa naman sila. So, yeah, in the meantime, edit lang muna tayo ng video, guys. And guys, so, nakasakay na ulit kami. Ito pa sa to, like 15 minutes para maka-transfer doon sa meeting natin. Na-transfer kami ng day from 104 to 106. So that's like an hour delay. So sana naman this time, itong flight is okay na para dire-diretso na tayo, guys. In the meantime, edit-edit muna ulit tayo ng video. See you in Hong Kong!